Jesus. On those deliverables that we asked in the last hearing, para at least we will be guided as well. Kasi nga marami tayong mga hiningi na mga dokumento, and I think it's incumbent upon us to find out if all those deliverables were submitted to this committee. Congressman Akop, with due respect with ano, but nakabitin yung question ko, Mr. Chairman. I yield to the chair, but paki-take note lang, Mr. Chairman, that nakabitin yung tanong ko pa. Yeah, we'll come back after the deliverables. Okay, go ahead, Congressman Ako. Thank you, Mr. Chair. In the last hearing, Police Staff Sergeant Michi Perez was required to submit details of the confidential agent of the police. Mr. Laresma was also directed to submit the text communications between him and his brother Brian. Naintindihan niyo po ba yun na dapat i-submit ninyo? You were required in the last hearing, o kaya hiningi ng committee na ito doon sa last hearing na i-submit po ninyo yung mga text messages between you and your brother. Si Sergeant Perez, yung details na kanyang sinasabing confidential agent. The PNP, the Batangas PNP was required also to submit the official documentation confirming the informant status as an authorized and official PNP confidential agent. Now, we also invited the following: Police Major Pete C. Malinaw, Medical Legal Officer of the Batangas Provincial Police Office, the members of the SOCO team who went to the area, and those medical legal personnel who conducted the laboratory test on the firearms and other pieces of evidence, Mr. Chair. May I know from the ComSec if they are present today? Or if these people have complied with the requirements of this committee? Your Honor, the persons invited are here. So the appropriate person who can answer the queries of the Honorable Paduano are also here. Would that be correct, Ardi Lucas? Yes, Your Honor. And who would that person be? Major Malinaw of Forensic Unit, Your Honor. Thank you. Congressman Akop, thank you so much. Congressman Paduano, now you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Now, diretso na po, can we ask the medical legal officer? Medical to the findings. Good morning, Your Honor. With respect to the findings, I only conducted the autopsy examination. However, the paraffin examination can be explained further by our forensic chemist, which is present also. Is he or she present? Yes, Your Honor. Oh, please, Chairman, yung sa forensic daw. Okay, we have invited the forensic chemist. Are they here? Can you kindly sit down and ito here, oh. Good morning, Your Honor. I am not the forensic chemist who conducted the examination, but I am one of the forensic chemists of the Regional Forensic Unit, sir. I am Police Lieutenant Colonel Mary Del Martinez. So are you familiar with that case and the result of that forensic examination? Yes, Your Honor, I have seen the result of the examination, sir. So? It, as stated in the report, the paraffin test conducted with respect to the paraffin test conducted with respect to one Police Staff Sergeant PGM Perez. Chairman, could you please speak closer to the mic so that we can hear you properly? Yes, sir. The paraffin test conducted with the one Police Staff Sergeant PGM Perez gave negative results to the presence of gunpowder nitrate, sir, Your Honor.
and another paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative results for the presence of gunpowder nitrate, sir. Seven, parehong negative. But how will you explain? No? How will you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that he shot the victim twice. Yes, Your Honor. With respect to the negative result of the paraffin, Your Honor, because paraffin is it's a corroborative evidence, so it doesn't necessarily mean that if the person gave negative result to the paraffin test, it doesn't mean that he did not fire a gun. Yeah, of course, but yes, the allegation made by Perez is that the victim shot her first, so negative din. Tapos siya negative, but she admittedly during the previous hearing. Apo. Congressman, that he indeed issued twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner ng baril? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the baril? Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. Eh, according sa binabasa ko, nakadalawang putok si Brian ng baril. Ha? Can you kindly tell us kung itong baril na to is hammerless? Or talagang... walang hammer. Kaya wala siyang powder burn. Oh, yung custodian nito, hindi ko siguro sa forensic to kasi custodian. Sino ang custodian? Ito hindi presented to by the chief of chief of police, si Lintang, Colonel Lintang. Nakita niyo to, itong baril na to. Yes, Your Honor. It was immediately submitted, Your Honor, to the NSR Crime Lab. Paki-speak louder, please. Ito, pare. Oo, yan. Hindi, ito yung one. Ito yung ginawa ko. Okay, what we're trying to find out is tong baril na to, kung talaga tong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? Ha? Your Honor, may hammer po yung baril. May hammer to? May hammer. So saan napapunta yung hammer? Ayan o. Colonel Lintang, ha? Kitang-kita natin. Walang hammer yan, eh. Si Michi. Sergeant Michi. Ikaw yung nandoon, saka yung Soko. Can you kindly step in? Sergeant Michi Perez. Wala ka na space dyan. Dito ka na maupo. Mr. Chairman, paupoy natin yung... Yeah. Sergeant. Sergeant Michi, dito ka sa may kanan, please. Here, dito sa may kalapit ng ating Napol Com, please. And also, Michi, Sergeant, please, dito lang po tayo sa may harapan. Kasama rin si Sergeant Makarahig, please. Si Makarayig ba is a sergeant or a captain? Captain. Sir, can you kindly sit on the right side of our room? So, may itanong ako, Mitzi. Serge, so ikaw ang unang nakita mo itong baril na ito, di ba?
ano ba siya, hammerless ha? O talagang wala siyang hammer? May hammer po, sir. May hammer? Yes, sir. So what happened to this? Bakit, ano, nakita niyo ba yung hammer? Yun, sir, parang putol. Maliit lang, sir, yung hammer niya. Hindi ko alam, sir, kung putol o... So maliit lang yung kanyang parang hammer niya. Yes, sir. So naka-usli lang talaga? Yes, sir. Ah, okay. Yun yung tinatanong natin. We have to be clarified kasi kitang-kita nyo naman, oh, talagang walang hammer. Paano naman to? Yes, oh, yes, okay. Alright, so, Congressman Paduano. Yeah, last point lang, Chairman. Kasi yung complaint or yung case that was submitted sa fiscal is negative sa Father Burns, si Perez. Now, malaga yun, no? Of course, sa DCS, wala tayong problema kasi ako, personally, when we ask question to Perez, medyo malinaw-linaw doon kasi yung distance and everything na consummate doon yung ano. Gusto ko mayabalikan yun. Now, ano mga, no, mga possible factors, why? Kasi that will also might influence the decision of the fiscal. Kasi negative eh. But in this hearing, inamin niya na, nagpaputok siya twice. Yes, Your Honor. May mga factors po kasi na pwedeng maka-affect kung bakit pwede siyang magbigay ng negative result kahit po sabihin na, or let's say, nagpaputok yung tao. Isa po dun is yung kung anong klase ng firearms yung ginamit niya. Is it a revolver or a pistol? So magkaiba po yun. Sa revolver po, pwedeng yung chances na yung gunpowder nitrate ay ma-embed sa pores or sa skin ng tao is malaki as compared to kung pistol po yung ginamit niya, which is less yung probability na makapag-embed siya ng gunpowder nitrate sa kanyang skin. Another po is kung yung person na nag-fire ng gun ay wearing gloves, so hindi po siya magpa-penetrate dun sa gloves, so most probably magbibigay din po siya ng negative result. Another factor ay yung pong direction ng wind. Pwede po kasi na if yung direction ng wind is towards the firer, yung chances of mag-deposit siya ng gunpowder nitrate sa skin is possible as compared if the direction of the wind is against or papalayo doon sa firer, pwede pong hindi makapag-deposit ng gunpowder nitrates doon sa skin ng firer. So, yun po yung some of the factors that can affect or that can give a negative result po. Okay. Mr. Chair? Congressman, ako, sige. Before I ask question as well. Go ahead. Anong oras pa kinondak yung paraffin? Reckon from the time of the firing. Sir, yung with respect to Police Staff Sergeant PGM Perez, the paraffin was conducted at 5:10 in the afternoon of May 29, 2024 po. 5:10. Apo. Samantalang dun sa affidavit ni Adrian, eh 6. Yung kanyang reckoning na pangyayari is at 6:16 ng gabi. How did that happen? Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28. And the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. The possibility na mawala na yung nitrate, lalo-lalo na kung naghugas ng bumaril ng suka, mawala na. Sir, kasi yung gunpowder nitrate po siya, that can be detected for as maximum of 72 hours or 3 days po, sir. Therefore, can we not also conclude na yung .38 caliber eh, hindi pinutok? Dahil walang hindi positive yung paraffin test? As I have said earlier, sir, a negative result cannot say or cannot conclude that the firer did not fire a gun.
That is precisely the reason why I'm asking you. It is also a very big possibility that the firearm, the caliber 38, was not fired. Kaya negative yung allegedly pumutok ng baril na yun. It is possible, po, sir. Yes, and that is precisely the reason why results of paraffin examinations are not conclusive insofar as the courts are concerned. Hindi po ba? Opo, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Hey, Congressman Barbers, you are recognized. Go ahead. But before I proceed, Mr. Chairman, I will not let this go unnoticed that you are now sporting a mustache and a beard. Kaya... Ito ay, for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taong ka ng pulis? Nag-14 years na, sir, ng July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng encuentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po, sir. Ah, doon din, sa lugar na kung saan ang... Ayun, sir. Kaya so, lang. Halos parehas ang pinangyarihan? No, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang. Same barangay, pero magkaibang lugar. So, doon sa unang encuentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang encuentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng encuentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang encounter mo kung saan ang tama nung victim? Opo, sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir, armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, Sarge? So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandong. 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng encuentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung ano ko yung tanong ko Di ba, ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng engkwentro, di ba? So, dun sa engkwentrong yon. Sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyon, bumunod ng baril? Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Isipin, hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir. Pero sa dami ng bypass mo, dalawa lang ang may encuentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang encuentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa motor.
Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira sa, saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir ako, sir. Quezon ka. So, posible na yung mga taga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, eh, nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sariaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa'yo yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yon eh. So, maring sumika ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit sir ako sa suspect, sir. Ibinigay ko sir yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse? Sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit? Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500? Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gano'n siya kalapit sa'yo? Or malapit lang siya ng distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs. Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung ano, kung basura nga, kung siya bunga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ano ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya, tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung ano na pag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, ano, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Magwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, nagbiglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Ano, sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Paano yung siya bumunot nung nakita mo? Ganito, ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, sir, sa ulo? Sa... Para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapaganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya binunot? Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan? Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo? Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo? Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok? Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutokan, nauna, sir, siya pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa, hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan, nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya? Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair? One last question, Your Honor, if I may, just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa ito bang si Brian yung victim ba ay nasa OB ba ng drug enforcement group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Oh, nasa ano ba siya, listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, ano, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may Coplan yan. Okay. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PDEA. Alam mo ba yan?
Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam, o di hindi ka nag-coplan, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? O, di ba, pag mag-conduct kayo ng operation, pero kayo sinasubmit na coordination, na coplan. Tsaka bypass yun eh, alam. O, di ba? Meron? Coordination lang, sir, tsaka pre-operational procedure, correct, sir. Oo, oh, saka SOI. Yes, sir. Oo. Oh. Di ba? Eh, di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babaybas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon? So, alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga nangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, si, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes, po, sir. So, alam mo na nasa watch, wala sa watch list si victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Yung ang nakuhang kuhan po, sir, pinaka yung information po. Oh, pero pagka bypass, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung pre-ops, ma'am, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaray? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Okay. Promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. De, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honor, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng bypass operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh. Ngayon, yung kwento doon sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar, ano yun? Solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Sali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si sige, gaano karami? Peris pa. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams? Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, ano eh, Michi eh. Diba? So, karami, ano, bypass din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. So, yung kwentong yan, medyo, ano yan eh, medyo, alam naman na, alam mo, if I may, Congressman, I'm running out of words I just wanted to explore that issue, ano, as well, ano, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan, ano. Michi, kasi ano, no? Bro, sandali lang, isa lang. Babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation. Nung kanina sinabi mo, hindi matandaan, pero something like 2016, di ba?
is that a legitimate bypass operation? That is that was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, wag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropio, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Sino, anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ka lang? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo? Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation, allegedly, that was conducted. But for the meantime, I will be yielding my the time of... are you done, Congressman Barbers? Yes, yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman... Bago ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will... if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This will not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung kwan, tapos nagkabayaran at that point in time nakita mo bumunot si Brian and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Ha? Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng dalawang beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nagdemonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Sir Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target. O tsamba lang yun, kung totoong nangyari. Sir, pumuputok po ako, sir. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time.
Pero sir, ano po? Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha? Eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil meron gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwam mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Iha, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala naman putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh. Dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian noong nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. Oh, after okay. Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So, pinutukan ka, bumunot ka pa from your bag, and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So, kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? Dalawa, sir. Twice. And twice you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back, and tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay, ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi estimated sir, lang. Masyado kung sigurado, okay. Sir, but sa mga layo. Sabi mo rin kanina, kaabot niya lang yung basura sa iyo, di ba? Yes, sir. So that's arm's length. Sir, yung nung pag-aabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Ah, okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So, he had his back turned against you. Nakasalikod. No, sir. Yung... Paano? Okay? Yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo? Yes, sir. Yung parang sa pelikula. Yung... pelikula din dati. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, tama? Sir. So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. Diyan na lang ako. Okay. Okay. Sige. Are you done? I'll give it back to you. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang? Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. More hindi or less. Kabis, hindi ko, sir. Tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the fire of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person was had his back against the person who fired the firearm. Yes, correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible na running away. What can you determine from the bullet wound that with the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, no tattooing. No, there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir.
So, rear, no? Sa likod? Yes, sir. Okay. Absence of the tubig can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more than 2 feet. Yes, so it could be 15 feet, it could be 20 feet. It could be, sir. Yeah. Because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, now it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned, eh? Yes, sir. It can be presumed. That it can was, be presumed, yes, correct? That there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, and then problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril nasa likod. Nasa likod yung entry sa Thai. Eh, malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinuling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako, I'm not anymore ask Perez. Kasi, yung teorya ni Chairman ako, mukhang yun. Ano nangyari dito? Yeah. Yung iba pang mga kasama ni Perez, nandito ba? O, pagi, occupy. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor? Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car? Yes, sir. Anong pangalan ng sasakyang yun? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Michi, ha? So doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Wisan andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir. PMSG Makaraig, sir. Si Juan Makaraig. Will you confirm this, Juan Makaraig, Sergeant Makaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ha? Diyan, Makaraig, ha? Okay. So, sino nasa likod nung green car? Makaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod? Kasama ko po ay ang driver po. Sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsehal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras yung kasama
yung nung lumakad kayo alas 7. According sa affidavit, alas 7, di ba? Di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this? Na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng Minja andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magbantay na administering officer ito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magbantay, Konsehal Dante Magbantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapintaan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makaraid, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido? And at the same time, executed by Consular Magbantay. Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magbantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, yung wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Consihal Dante Magbantay, sir. Okay, ang sabi ni Consihal Magbantay, alas 8 siya ng gabi. Pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo, or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Pakaraig, ano? Yung sinasakyan, yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Pakaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 16:28. Stop! Stop! Balik nyo. Stop! Mabagal itong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan. Ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumahan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magbantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-contact pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-contact pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magbantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Eh, judicial affidavit nyo, sinabi nyo, kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito, page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Bios, kulay berde,
na walang plaka at nakasakay sa unahang upuan si Sergeant Juan Macaraig habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayun, sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh, now, anong ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, ha? Again. Tanong ko kaya na kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, ano? Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, oh, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with the... You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka familiar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakuling pa sa police station ninyo. Kaya huwag kang magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw, Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Oh, kita mo? So, this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Marino, thank you so much. And RD Lucas, thank you so much for that confirmation, no? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Diba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, dalawang taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba nahawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang.
babalikan kita. Punta tayo kay ano, kay Karandang. Mr. Chief, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Linton, ikaw ang chief of police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Hanamagan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you're not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congressman Acop and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang bypass na operation eh. So, nung nagkaroon kayo ng bypass, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate yung kasamahan ko. Sir. Sino nag-coordinate? May tika PIDEA ba rito? So, you are the... What's your ano position sa PIDEA? I'm the regional director of PIDEA. So, you're the regional director? Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw, ano, patrolman na Carpio. Ikaw? Yes, sir, ano. Kanino ka nag-coordinate? Saan, kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend ko. Ano? Email, through email po, sir. Is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Eh, paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty Regional Operations Center officers so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the bypass operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 18/3/6/28 May 2024, sir. 18/3/6, so that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m.? Yes, sir. But 6:20, nagkaroon na ng ano eh. Nagkaroon na ng encuentro eh, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA? Yes, Your Honor. Email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka, na meron kayong bypass, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. Oh, 6:36 ka nag-email eh. Di ba? Anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari yung insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the bypass dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi siya tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na it's they have coordinated on that time, sir. Yun nga eh. That's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin at nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari, di ba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo dyan madalas, di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen.
Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan ay nanlaban. Diba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories, absurd yung pagngyayari. Mukhang copy-paste lang eh. Diba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa anon. May barel, nagpaputok, makikita mo lahat ng barel, 38, napaltik. Isa lang yun eh. There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang barel, eh ginamit sa several by-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, isa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan eh. Yung mga ganyang ano eh. Yung mga ganyang storya eh. Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary by-bust operation lamang. Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, eh sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, eh, ginagamit pa rin hanggang ngayon. At ako naniniwala, Congressman. Sige, now, let the chair speak. There's a good okay, sige, idea that Congressman Maduano, bago ako, ikaw na muna. Sige, thank you, Chairman. Even Chairman, kasi nung last previous hearings, etong si Perez, si Makaraig, nandito na po to. Now, usually, in former chief of police, eh, ikaw ba ngayon na-relieve ka na? Kanel? Na-relieve na po rin. Na-relieve ka na. And during the time, who is the head? Who is the most higher officer during the time? Ikaw? And then yung unit. Di ba DEO sila? Nasa DEO sila? DEO? Makaraig ang... Ikaw ang Makaraig yung team leader doon? Yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So, ikaw lang? Yes, sir. So, ngayon, hindi, kasi nung nakaraan sinong kasama niyo dito, mayroon ata isa na your position was, last time, sir, kasama din po si former COP. Si Lintang was the chief of police, tapos ang head ng operation. Ikaw? Supposedly, di ba, DEO dapat may most, may NCO to eh. Dapat, di ba, may commission officer dapat? Sino yung immediate superior nila? Your Honor, that time, Your Honor, wala pa pong commission officer na DEO kasi sinasubmit po namin yung mga pangalan na pwedeng gawing team leader ng DEO sa higher headquarters pero wala pa po kaya that time si Police Master Sergeant Makaraig po ang aming... PD, do you confirm this, PD? Sir, as far as I can remember, sir, the Deputy Chief of Police of San Juan before or now was the Chief DEU. But during the time of the operation, he wasn't able to join since he was, I think 2 days pa lang yun, sir, noong time na yon, matapos yung bagyo. So, sinamaan lasa, kaya the team was led by Makaraig during the operation. Pero merong Chief DEO talaga siya na station. So yung Chief DEO during the time has no knowledge about the operation? Yes sir, hindi siya nakasama sir. And eh, iba yung nakasama, iba yung knowledge. Is he? Yes sir, parang wala sir, wala. Wala? Wala sir. Colonel, tama po ba? Tama yung sa, do you confirm the statement of PD na mayroon? But of course, that was 2 days, nagkabagyo din, yung Chief nila sa DEO, hindi nakasama, o hindi alam? Wala po talagang alam sir yung...
Walang alam, pero kanina, ikaw, BD, ha? Ikaw, Colonel, ha? Kanina ka pa, ha? Kanina tinanong kita, sabi mo, walang head. Ito, kininform ni PD, may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po, sir, wala pong officer na team leader, sir. Team leader's operation, but they have the DEO head or chief. Wala po, sir. Hey, Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PDEA. I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. Ito, okay. Anyway, binigay lang sa akin ni Chairman Akop, no? Kasi medyo kabisado niya dahil more than 30 years sa servisyo. Ito, 6 and 12 lang ha, conduct of operation. Sa drugs to ha, napakalinaw po. All anti-illegal drug operations to be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Eh, walang commission officer. Sir, sa pagkakaalam ko po, sir, preferably a police commission officer, pero... No! Binasa ko lang kayo, ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document. And there's the word preferably. Eh, ikaw ah, sasama kita dito. Oh, lila mo! So, this is also in violation, PDEA. PDEA RD. Oh, this is in violation of the operation. Manual. Ano mo? Yes, sir. Ano yes, sir? For our PDEA unit, sir, it's led by our chief. Oh, yung sa police. Yes. Part of the operation. Manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Oh. Eh, better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these kalawags. Oh no, Chairman, can I proceed? Kasi isa ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito yeah. Manifestation na lang. Thank you, Chairman, ako. Okay. Ito manifestation na lang, ha. No. Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we will never move to cite in contempt Chairman Akop and me because during them, we don't have a quorum. Now, we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? Yeah, I will not move, Mr. Chairman. Okay, all right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong Colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee when, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. That binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? Hey, you're lying! Hey, Mr. Chairman, yes. I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some questions as well. Yeah, and thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to, together with Corporal Mico M. De Chavez. Asa si Mico De Chavez? Can you kindly sit here? Para, ano? Diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Dyan ka sa maupo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit na, ano, di ba? Yes, sir. We will be reminding you not to, to lie, ah. Because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you. Doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Mico De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, sir. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, sir. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka, oh. Okay.
I just wanted tell you, no, that so dito sa affidavit mo, sinasabi mo that yun na nga, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes, at kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita eh. Dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kinoconfirm mo yung ginawa ni Mitzi. I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo, wala kayong kasalanan.